Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungero. Inanyayahan po kayo na mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang 21 days conditioning using vitamins, drugs, and then stimulant. Ayan po. So, bilang isang conditioner, tayo mga sabungero ay dapat alam din natin kung ano yung binibigay natin ng mga drugs sa ating manok panabong. Para at least, hindi po masayang yung pira natin, dapat kilalanin natin. Ayan. Kung talaga bang nararapat nating ibigay dahil napakamahal po ng ating mga gamot, so kailangan mayroon siyang dapat na magiging parte mo pagbigay mo ng gamot sa mga manok panabong. Ayan. So 21 days conditioning using vitamins, drugs, and then stimulant. Yan po ang ating patalakayan. So mga kasabong, before ka mag-fasting ka muna a day before conditioning. Ayan. Para po i-deworm mo na yan. I-deworm in the afternoon of a day of fasting. Ayan. Hindi pa po sa 21 days conditioning. Ayan po. So sa D1 po mga kasabong, alas 9 po ng umaga, liguan po natin. So magdidilaos tayo para mawala po yung kuto na ating mga manok panabong. Kasi po ang kuto po ay ang kinakain niyan ay ang dugo na ating mga manok panabong. So magka-anemic yan pagka may mga kuto. Ayan po. And din hindi balisang balisa yan, hindi makakapahinga ng husto. So mag-i-stress yan. So liguan. So sa 3 p.m. po, magtuturok po tayo ng B12. Ayan po. Dr. Bloss po yan. Ayan. B12, 1000 mcg plus B-complex. Ayan po. Saan ba ito? Ano po ba ito? Okay. Ito may B-complex ito. Mayroon siyang 8B vitamins. Ayan. And then, so sa B12 naman po, ito po yung essential in the production of red blood cells and quickly stimulates oxygen within the blood muscles and tissues. Ayan. So, meaning ang B12 po, ito po, ang Dr. Bruce na ito po, ay ito po yung energy-giving vitamins. Para po yan sa babatakin mo na yung manok, exercise, ibibitaw. So, mayroon kang support. Ito po. Kaya, sa day 2, kaya magtuturok tayo sa D1 na yan. Nang ganyan. B12, 1,000 mcg plus B-complex. Ayan po. Sa day 2 naman po, magbigay po tayo ng Amtil. Ayan. Ang Amtil po kasi, ayan po yung antibiotics para maiwasan po ang pagkasakit ng ating manok panabong. Ayan. Kasi baka manibago, babataki natin, mai-stress, so baka magkasakit po. Ang Amtil 500 po mga kasabong, ito po yung the number one, the most trusted antibiotic brand, no? For Gimpowl, ayan. Nagkakaroon siya ng contain of powerful combination of amoxicillin and tylosin. Kaya maganda po yan sa mga antibiotics para maiwasan ang pagkasakit. Ayan po. So, punta tayo sa day 3. Ayan po. Magbigay po tayo ng stress tab. Ayan po. So, gagalawin natin yung manok, may stress yan. So, para hindi siya may stress, bibigyan po natin ng
stress tab po sa day 3. Ayan po. Para sa anti-stress, maiwasan ang pagka-stress ng ating manok panabong. Ayan po. Anin punta tayo sa day 4. Sa day 4 po, sparring. I-spar ninyo ang manok ninyo. I-held ninyo ang spar ng inyong manok. 4th day of 21 days keep, 8 days, and then 13th days, and then the last one is 17th days. Yan po ang pinaka-exactong sparring. Ayan. So, of course, after sparring po, sa D4, magbigay po kayo ng isang tableta. Ayan, tableta naman ito ah. Ito kasi turok ito. Ayan, turok ito. So, isang tableta ang B12. Ayan po. So, sa D5 naman po, ang ibibigay po natin is magbigay po tayo ng calcium lactate. Ayan, calcium. So, alam po natin na ang calcium po ay para po sa buto. Ayan po. So, sa day 6 naman po, magbigay po tayo ng 0.5cc na B12 1000 mcg plus B complex. Ito po, turok po ito. Ayan. So, pag sa day 7 po, ayan, sa D7 tayo, medyo pahinga. Wala siyang gagawin, nasa cord na lang. Ayan. Ayan po. So, sa D8 po, mga kasabong, sparring. Ang spar po ninyo, kailangan hindi wala siyang kain yan. Hindi, pagpakain kayo na alas 7, alas 4, so, alas 4 in the morning hanggang alas 6 yan po ang sparring ninyo. Or alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang sparring ninyo. Ayan po. So magbigay kayo ng stress tab, anti-stress. Yan po. So sa D9, magbigay kayo ng isang tableta ng B12. Ayan. Kasi ang B12 energy giving vitamins yan. At least, masaya siya pagka ginagalagalaw natin, ini-spar-spar yan. Ayan po. So, sa D10 po, bigyan po ninyo ng ascorbic acid. Ayan. Tablet. D10. So, sa D11, bigyan po ninyo ng calcium lactate. Ito po yung tablet forms. Ayan. So, sa day 12, mga kasabong, of course, mag-deworm po kayo sa 3 a.m. Huwag na kayo mag-fasting dahil nag-fasting na kayo. Malapit na yung laban natin. Ayan. So, mag-deworm kayo ng 3 a.m. Ayan po. So, sa day 14 po, sparring. Ayan. Mag-spar kayo, it's either umaga or hapon. And then right after po ng sparring, magbigay po kayo ng injectable na 0.5cc na B15. Ito na po ang B15. Ayan. Dr. Bloss, night owl na Dr. Bloss, 0.5cc po. Ganon po. So, mga kasabong, ang ating B15 po ay iyan po yung contents of B15, vitamin E and selenium, mapanggamic acid. That helps gimpaw last longer. Ayan. During sa drug fight po sa mga basaan. Ayan po. Kaya yung mga B15 po, nandyan po yan sa last 3 days or last 2 weeks of the kit. Ayan po, yung mga B15. Ayan. So, sa D14, magbigay tayo ng Amtel. Amtel, antibiotics yan.
Ayan. So sa D15 po, pahinga. Pahinga po 'yan sa pahinga po 'yan sa ating drugs, vitamins, ayan. So punta tayo sa day 16, magbigay naman tayo ng stress tab. Alam mo naman yung stress tab, pang anti-stress po yan dahil ginagalaw natin yung manok panabong. Ayan po. So sa day 17 mga kasabong, sparring day. Ayan. So right after sparring day, spray 5 ml of the water and then lagay mo na lang sa cord. Cord walk na lang yan. Wala nang gagawin. Okay? So, kinabukasan, day 18 po, mag-delouse po kayo ng alas 9 ng umaga. So, init na yan, alas 9. So, pag natuyo na, it's either matuyo siya, madali lang yan, mga alas 2. Ayan, tuyo na yan. So, palilin nyo na under the trees. So, lilin na siya. So, sa 5 PM po, right after na kumain ng alas 4, i-injikan po ninyo na before ninyo i-akyat ng 0.3 cc na B15. Ayan. Ang B15 po mga kasabong, yan po yung sa drug fight, sa basahan po yan. Ayan po. Ayan. So, 19, 20, 21, ayan. So magbigay po kayo nito, wala magbigay po kayo ng ating mga anti-hemorrhage agent sa tatlong araw. Ang anti-hemorrhage agent po, ito po yung magpiprevent po ng bleeding and rattles. Alam nyo po naman na ang labanan po natin ay sakitan dahil matutulis po ang pari. So yan po ang pwede matulong ninyo sa manok ninyo. Painumin ninyo ng anti-hemorrhage agent. Ayan. Sample, promo caps, meron tayo, stucon, ayan, may injectable, magtanong lang po kayo. Magbigay kayo Sika capsule, ayan. Anti-hemorrhage para at least pag nasugatan, hindi po tulo, hindi magbi-bleeding, hindi mararattles yung manok ninyo. So 3 days before the fight. 19, 20, 21. And then mga kasabong, sa day 21, the fight day po. Before po ninyo bitawan ang manok na may pari na, painumin ninyo ng bipulin. Ang bipulin po, matamis yan. The glucose. May glucose po yan. So pag na-trigger po ang system ng manok sa glucose, magkakaroon po yan ng enerhiya. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanonood. Marami din salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Dahil i-reveal ko na lahat po ng nalalaman ko bilang isang handler. Sa lahat ng training ko, galing pa ako ng Amerika. So, ayan na, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat.